Balita sa inyo ngayon, salita ng Panginoon, iiral habang panahon. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kaniyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kaniya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilalanin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y ginagalang kahit saan, liban sa kaniyang sariling bayan at sa kaniyang sariling sambahayan. At dahil sa hindi sila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa lahat. Dito po ba sa Quiapo, sa ating dambana, ay tinatanggap niyo si Jesus? Kung tinatanggap natin si Jesus, ating papurihan at dakilain ang ating poong Jesus Nazareno. Kung siya ay hindi tinanggap sa kaniyang bayan, dito sa Quiapo, buong-buo natin siyang tinatanggap. Amen! Dahil siya ay ating tinatanggap ng buong-buo, siya ay gagawa ng kababalaghan. Siya ay gagawa ng himala dahil ang mga taong kumikilala sa kaniya ay tinatanggap siya ng buong buo. Kaya po doon sa kaniyang bayang inuwian, hindi siya gumawa ng maraming kababalaghan. Bakit? Dahil ang mga taong nakakita sa kaniya ay nagtanong imbis na lumapit. Ito ang kaibahan ng pagtatanong at paglapit sa Diyos. Sa bayang kaniyang pinupuntahan, malayo pa lang, sumisigaw na at humihingi ng himala. Jesus na taga Nazaret, gusto ko pong makakita. Jesus na taga Nazaret, gusto ko pong makalakad. Jesus na taga Nazaret, gusto ko pong gumaling ang anak ko. Yung pananampalataya nila sa tao ngayon lamang nila nakita, kahit malayo sila ay sumisigaw ng himala. Pero ang mga taong kilala siya, ang mga taong nakita siyang lumaki doon sa kaniyang bayan, imbis na manampalataya, sila ay nagtanong. Ito ang ating kalalagayan ngayon. Napakadali nating makalimutan
nakasama natin ang Diyos kahit na sa anong oras at araw. Mas madali nating makita na tayo ay nasa gitna ng problema. Mas marami nating makita kapag tayo nasa gitna ng galit. Mas madali nating makita kapag tayo nasa gitna ng selos. O mas madali nating makita ang bagay kung tayo ay nasa gitna ng inggit. Sana mas malaki ang imahe ng Diyos sa ating nakikita. Sana mas malaki ang himala na ating nakikita kesa sa tayo ay nagtatanong. Huwag na tayong gumaya pa sa kaniyang kababayan na siya ay hinihila pababa sa kabila ng kaniyang pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos na nananahan sa kaniya. Kaya po ito ang ating tatandaan. Ang mga taong humihila pababa, kailanman hindi magkakaroon ng biyaya. Kaya lagi nating titingnan ang pagbibiyaya ng Diyos ay nakasukat ayon sa ating pangangailangan at ayon sa kalinisan ng pusong ating hinahangad. Kaya lagi po nating tatandaan, imbis na tayo ay magtanong sa Diyos, tayo ay lalapit sa Diyos na para kahit malayo pa lang, alam na ng Diyos, nakikita na ng Diyos ang ating pangangailangan. Upang ang himala na ating hinihingi ay maganap ayon sa diwa at lalim ng pananampalataya mo sa Diyos. Sana po ang ebanghelyo sa araw na ito, bagamat maiksi, ay nagpapakita ng kalaliman at kalawakan na nangyayari lamang ang himala kapag itinutulay sa panalangin at pananampalataya na meron tayo na umuunlad at yumayabong para ang tunay at ganap na pagbibiyaya ng Diyos ay makamtan ng bawat isa. Kaya po nating lagi nating tatandaan, ang taong humihila pababa, kailanman hindi bibigyan ng biyaya. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon.